Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Kwento ng Bulok na Prutas. Mayroong isang magsasaka na may lupain ng maraming puno ng mansangas na napakataas at malaki at namumunga ng marami. Ngunit may isang magandang puno na may maraming insekto na umatake sa mga sanga at mga prutas hanggang sa nagsimulang mabulok at mahulog. Nang oras ng pag-ani, ay sabik ang magsasaka na makita ang mga prutas. Siya ay nalungkot nang nakita niya itong isang magandang puno na nabubulok ang mga prutas. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang katiwala kung ano ang nangyari at ito ang sinagot niya. Amo, nakakita ako ng isang prutas na may mga insekto at hindi ko ito agad naputol kaya mabilis itong kumalat at napinsala ang lahat ng mga prutas. Sinabi ng amo, kung gayon, alisin natin ang lahat ng mga prutas. Pagkatapos ay putulin ang mga sirang sanga upang magbunga ito ng mga bagong prutas. Ito ang wakas. Ito ang salin ng kwento. Ang magsasaka o amo, si Jesus Christ. Puno ng mansanas ay ang mga buhay espiritual ng isang lingkod ni Jesus Christ. Ang puno ay namunga ng maraming mansanas ay ang mga lingkod ni Jesus Christ ay gumawa ng maraming mabubuting bagay na kinalulugda ng Diyos dahil sinunod nito ang kalooban ng Diyos. Ang mga insekto ay umaatake sa mga sanga at prutas at ito ay nabubulok. Ito ang mga lingkod ng Diyos ay itinago ang kapaitan ng puso, hindi nagpatawad at mga kasalanan niyang hindi pinagsisihan. Ang katiwala ng lupain ay ang anghel ng Diyos. Nang sinabi ng anghel, nakita ko ang isang mansanas na may mga insekto at hindi ko nagawang putulin ito kaya't kumalat ng mabilis. Ibig sabihin nito, isang demonyo ang umaatake sa lingkod ng Diyos dahil sa hindi pinagsisihan na kasalanan at inimbitahan ang mas maraming diablo na manirahan sa katawan upang pahirapan ito. Ang lahat ng gawain ng lingkod ng Diyos upang mapasaya si Jesus Christ ay sinira ng diablo na ang gawain ay magnakaw, pumatay at manira. Nang sinabi ng among putulin ang mga sirang sanga, nahuhulugang ang lingkod ng Diyos ay binigyan ng babala at isang pagkakataon na magsimulang magsisi sa lahat ng mga kasalanan bago mahuli ang lahat. At simulang ganap na umasa kay Jesus Christ at gawin ng tama ang nais niyang ipagawa. Nang sinabi ng amo, putulin ang mga sirang sanga, ang lingkod ng Diyos ay binigyan ng babala at isang pagkakataon na magsimulang magsisi sa lahat ng mga kasalanan bago mahuli ang lahat. At simulang ganap na umasa kay Jesus Christ at gawin ng tama ang nais niyang ipagawa. Nang sinabi ng among putulin ang mga sirang sanga upang magbubunga ng mga bagong prutas, ang ibig sabihin nito ay ang lingkod ng Diyos ay dapat magsimulang maging kalugod-lugod kay Jesus Christ. Sundin ang nais niya at mas luluwalhatian si Jesus Christ na kalugod-lugod sa Diyos. Kung meron kayong tanong sa mensaheng ito, magdasal kayong diretso kay Jesus Christ at maging matiyagang hintayin sa sagot niya. Ito ang katapusan ng mensahe. Mabigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, and Jesus Christ ng pagmamahal, kapayapaan at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.